Brother Mike, salamat amen sa Panginoon ngayong umaga. Sabado na naman. Yes, amen. Ngayong umaga, mga kapatid, mga kaibigan na anyayahan na makinig sa ebanghelyong ito. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, ang ating paksa ay paano tayo pinangungunahan ng Diyos sa ating pamumuhay. Brother Mike, yan ang ating paksa ngayong umaga. Purihin ang Panginoon na Sabado na naman. Marinig nyo na naman ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya, Brother Mark, anong masasabi mo, Brother Mark? Yes. Isa pong mapagpalang umaga para sa ating lahat. At lalo na po sa mga naimbitahan, makakasama namin para sa Sabadong pag-umagang pag-ebanghelyo. At mainit po namin kayong tinatanggap sa oras na ito at nawa makakita kayo ng liwanag mula sa aming pagbabahagi. Pero bago tayo magsimula doon sa mensahe, tayo po muna ay sama-samang umawit sa Hymn 578. Atin po siyang awitin at ipa-flash natin sa screen. Halina't mga kaibigan at mga kapatid, atin po siyang awitin. Frail, and all my hope is nearly gone. I can but trust thy working true to gently hold and lead me on to gently.
Amen. Base sa ating inawit kanina, sabi niya sa stanza 1, kalooban ko'y mahina. So kanina, Brother Nestor, nabanggit niyo po na yung pangunguna ng Diyos. Kaya ito ay may kinalaman sa ating kalooban. Tayo mga tao ay mahihina. Aminin na natin yung totoo. Kaya mamaya, maririnig natin na mas malinaw at mapapalawak tayo kung bakit nga ba tayo mahina. Pero ganun pa man, Brother Nestor, sino po ba ang manalangin para po sa umagang ito? Tama, Brother Mark. Pangunahan tayo ng ating brother sa pananalangin muna sa Panginoon. Si Brother Christian Era. Amen. Amen. O Lord Jesus, O Lord Jesus, salamat Panginoong Jesus sa pagkakataong matatamo ka namin sa pagsasalita ng mga kapatiran. O Lord, nawa buksan mo ang aming puso na kami lamang ay magiging bukas sa iyong pagsasalita, maging na rin sa mga manonood at mga naimbitahan at kakilala namin na sila rin ay magbubukas sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya at habag na kami ay naririto sa iyong harapan o upang masuklayan ng iyong mayamang panustos. O Panginoong Jesus, O Panginoon, dinadakila ka namin. Nawa, pagpalain mo ang meeting na ito. Lord, magtamo ka pa ng maraming mga iyong mga anak. O Lord, sa pamamagitan ng pagsasalita mo sa mga speakers, nawa ay palakasin mo rin ang aming espiritu. O Panginoong Jesus, salamat sa iyong mabuting balita na kung saan kami ay tutugon dito. O salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Pagpalain mo ang mga makikinig, gayon din ang mga kapatid na magsasalita, maghahayag ng iyong salitain at kami lamang ay magiging kaisa mo. O Panginoong Hesus, pabanalin mo ang umagang ito upang matamukan ang bawat isa sa amin. O Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Christian, sa iyong nakakapaghikayat na panalangin. Alam niyo po, Brother Nestor, nung nakarang Sabado, sa aking pakikinig sa umagang pag-ebanghelyo, yung paksang isa pang psikolohikal na epekto ang paniniwala sa Diyos. Napagtanto ko na sa pamamagitan ng ating pakikinig, magkakaroon tayo ng pananampalataya. Tama. Dahil dito, mapapansin din natin na siya pala yung magpapasakdal ng ating pananampalataya dahil siya yung may akda. Amen. Kaya nga, binigyan niya tayo ng otoridad. Pero ang katanungan, no? Ano itong otoridad na sinasabi nila? Pero gaya na nabanggit ng mga kapatid na itong nakarang Sabado, sabi nila, ang otoridad na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang maging kanyang mga anak. Ang Amen. Ibig sabihin noon ay tataglayin natin yung buhay ng Diyos. Kaya nga, nananampalataya tayo na siya ay objektibo na umiiral. At matatanggap natin siya subjektibo. Matatanggap natin ang Diyos sa pamamagitan ng subjektibo na ating pananampalataya. Kaya, Amen. Brother Nestor, hindi ko yes. pumantay yung ating magiging paksa para sa umagang ito. Ano, sino-sino po ba yung ating mga kapatid na magsasalita at makakasama natin para sa umagang ito? Amen, Brother Mark. Tama, Brother Mark. Bukod sa napakaganda yung sinabi, no, yung topic natin noong nakaraan, maganda rin itong topic natin paksa ngayong umaga, mga kapatid, mga kaibigan. Alam Amen. Mo, brother, yung paksa natin, no? Ulitin ko, paano tayo pinangunahan ng Diyos sa ating pamumuhay? Amen. Ngayon, ang detalye nito, mga kapatid, mga kaibigan, ay matutunghayan natin at maririnig sa ating mga kapatid na magsishare. Sila, una, si Brother Jerry Bungad. Amen. Katapos niya, si Brother Freddy Valdez.
Amen. At ikatlo, si Brother Rodolfo Ignacio. Kaya Amen. Mabuti pakinggan natin sila, mga kapatid, mga kaibigan. Amen. Amen. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid at kaibigan, na tumutunghay sa pang-ibanghelyong pagsalamuhang ito. Purihin ang Panginoon. Ang ating paksa ay hinggil sa paano tayo pinangunahan ng Diyos sa ating pamumuhay. Iniisayo ang Espiritu upang ibunga ang dihim ng pangunguna ng Panginoon. Kailangan nating isayuhin ang ating Espiritu. Ang ating Espiritu ay isang bahagi na may napakahalagang pangsyon sa bawat aspekto ng ating pamumuhay. Unti-unti, magiging mas malakas at matalas ang pakiramdam natin. At magiging mas malino pa ang ating budhi. At madadala din tayo tungo sa isang tunay na pakikipagsalumuha sa Panginoon. Kahit kung hindi tayo sigurado sa isang bagay, madarama natin ang pangunguna ng Panginoon mula sa loob natin. Binabasa ang salita ng Panginoon ng masigasig at walang humpay. Dapat nating regular na basahin ang salita ng Panginoon. Maaaring magtanong ang ilan. Ano ang dapat kong gawin? Kung nagbabasa ay malimutan ko ang unang linya. Habang inumpisang kong basahin ang ikalawang linya. Sa totoo lang, okay lang ito. Ang mahalaga ay sumisid lamang tayo sa salita ng Diyos. Kahit malimutan natin kung ano ang kababasa pa lang natin, hinugasan at nililinisan pa rin tayo ng mga salita ng Panginoon kapag lumalapit tayo para tanggapin ang salita ng Panginoon araw-araw. May pangsyon ang buhay na salita ng Panginoon na linisin ang lahat ng karumihan sa ating kaisipan. Kailangan nating hilingin sa Diyos ang espiritu ng karunungan na ipayag sa panloob at tiyak ibibigay niya ito sa atin. Sa ganitong paraan, mapapasailalim tayo sa dibilong pamamahagi na ekonomiya ng Diyos. Ipinamamahagi ng salita ng Panginoon ang kanyang mismong elemento tungo sa ating panloob na katauhan. Kusang-kusa, ibibigay sa atin ang kanyang panguna sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maranasan ang panguna ng salita ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag hinahanap natin ang panguna ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, dumarating ito sa pamamagitan ng pag-iinsayo ng ating espiritu upang ating budhi ay maging malinis at walang anumang akusasyon. Dumarating ito kapag nalalaman natin ng gusto ang kanyang salita. At mataglay ito gaya ng kayamanan na katago sa loob natin. Kapag nasasangkapan tayo ng salita ng Panginoon, ang palagiang salita ay nagiging kagyat na salita. Ang liwanag ay sisinag at ang panguna ay darating. Mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi dahil tayo ay partikular na mabuti, kundi dahil regular tayong namumuhay ng isang normal at malusog na spiritual na buhay na laging nagtatanong sa Panginoon kung ano ang gusto niya. Malalaman mo na sa pamamagitan ng ganitong uri ng pagsasagawa, mababawasan ang problema mo. Kapag may nagsalita ng laban sa iyo, hindi ka magkikimtim ng masamang damdamin ng maraming panahon. Pagkat mapagtatanto mo na ang lahat ng iyon ay walang halaga. Ang salita ng Panginoon ang tunay na mahalaga. Minsan ang pagtuligsa ng ibang tao ay nagsasanhi sa atin na mag-aksaya ng napakaraming panahon sa mga hindi mahalagang salita. Panginoon, gusto namin gamitin ang aming kaisipan
na magmuni-muni sa iyong mga salita. Habang nag-iensahe tayo nito, lumalago ang ating pananampalataya na nakabatay sa matibay na salita ng Panginoon. At sa gayon, ay makapangunguna nga ang Panginoon sa loob natin. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon na siya na yung libinong buhay na nasa atin na. Na habang tayo ay tumutunghay sa salita ng Diyos na nasa Biblia, ito yung nagsasanhi sa atin upang maging matalas ang ating pandama sa kung ano ang naisin ng Diyos sa atin. Alam naman natin na kung tayo ay nananampalataya sa Diyos at umiibig sa Panginoon, ang lahat ng bagay, ang lahat ng positibong bagay ay sinasagawa niya sa atin. Siya yung patuloy na nagsasalita sa atin. Siya yung patuloy, no, na nagsasagawa ng mga bagay na kanyang naisin, ang kanyang layunin sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na tunay na ang salita ng Diyos ay buhay. Purihin ang Panginoon. Ang susunod na pagsa ay isasalmuha sa atin ang ating kapatid. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Maganda yung punto na binanggit sa atin ng naunang kapatid na nagsalita. Tayong mga tao pala ay mayroong tatlong bahagi. Mayroon tayong katawan. Ito ay yung bahagi natin na nakikita at nahahawakan. Ang kaluluwa naman ay ang kinapapalooban ng ating pag-iisip, emosyon, at pagpapasya. At panghuli ay ang ating espiritu na kung saan maaari nating kaugnayin ang ating Panginoon. Ngayon, upang tayo ay maging malusog, may pangangailangan syempre na tayo ay mag-ehersisyo ng ating pangangatawan. Ito rin ay nagsasanhi para tayo ay maging malakas at mapalayo tayo sa sakit. Ganon din naman sa ating kaluluwa. Ine-ensayo natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Ang tanong, paano natin i-ensayuhin ang ating espiritu? Ito ay sa pamamagitan ng ating pananalangin, pagbasa dalangin ng kanyang salita, at ang pagtawag natin sa kanyang pangalan. Amen. Ang ating pag-iensayo, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi lamang ito isang minsanang gawain, kundi ito dapat ay regular. Kaya kailangan nating palaging tumawag sa pangalan ng Panginoon. O Panginoong Hesus! O Panginoong Hesus! O Panginoong Hesus! Kaya mga kaibigan, kung tayo ay palaging mag-ensayo ng ating espiritu, tiyak na tayo ay magiging malusog, hindi lamang ito sa ating espiritu, kundi sa ating kaluluwa at katawan. Amen. Isa rin sa nais kong ibahagi sa inyo ay ang ating pagbabasa ng Biblia. Ang Biblia, mga kaibigan, ay hindi lamang isang libro, kundi ito ay isang buhay na salita ng Diyos. Kaya sa paglapit natin sa kanyang salita, dapat tayo ay lumapit kasama ang ating buong katauhan. Binanggit sa unang Pedro 2:2 na ang salita ng Diyos ay ang walang dayang gatas ng salita. Upang sa pamamagitan nito ay magsilago, tayo ay magsilago. Kaya kung tayo ay lalapit sa salita ng Panginoon, pagkatapos nating basahin ito at maintindihan ng ating pag-iisip, kailangan nating ensayuhin ang ating espiritu at atin itong ipanalangin sa Panginoon upang ang salita niya ay ating maasimila sa ating espiritu at ito ay maging ating supply ng buhay na ating natatanggap sa ating karanasan. Amen. At sa ating ding paglapit sa salita at pananalangin, mas lalo nating nakikita kung ano ba yung kalagayan natin. Na tayo pala ay makasalanan at nagsasanhi din sa atin ito upang tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay tapat sa atin, gaya ng binanggit sa 1 Juan 1:9.
Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na kanya tayong patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuhan. Purihin ang Panginoon. Kaya kung tayo din ay lalapit sa kanyang salita, gaya naman ng binanggit sa Efeso 1:17. Kailangan nating hilingin sa Diyos ang espiritu ng karunungan at pahayag sa panloob at tiyak na ibibigay niya ito sa atin. Kaya mga kaibigan, madalas, 'di ba, tuwing tayo ay lalapit sa kanyang salita, mahilig tayong magtiwala sa ating kakayanan. Iniisip natin na kapag nabasa natin ang kanyang salita ay kaagad-agad natin itong naiintindihan. Pero mga kaibigan, huwag tayong manatili sa ganitong sitwasyon. Kailangan din nating manalangin sa Panginoon upang tayo ay pagkalooban niya ng espiritu ng karunungan at pahayag. Kaya sa ganitong paraan, mga kaibigan, mapapasailalim tayo ng dibinong pamamahagi ng ekonomiya ng Diyos. Ipinapamahagi ng salita ng Panginoon ang kanyang mismong sariling elemento tungo sa ating panloob na katauhan. At pusang-pusa, ibibigay sa atin ang kanyang salita, ang kanyang pangunguna sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Purihin ang Panginoon! Amen. Amen. Sa Efeso 1:17, sinasabi na dapat ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng Kaluwatian, ang Espiritu ng Karunungan at ng Pahayag sa lubos na pagkakilala sa Kanya. Praise the Lord. Amen. Mahalagang bagay na tayo ay mabigyan ng Espiritu ng Karunungan at Pahayag. Kaya sa ating pagbuhay Kristiyano, sa panggap natin sa Panginoon, no? Kadalasan ginagamit natin yung ating kaisipan at yung ating damdamin sa ating paglakad sa daan ng Diyos. Ito ay nagiging pantulong sa atin upang tayo ay makasulong sa buhay at malaman natin kung ano ba ang Diyos. Ayan. Praise the Lord. Kaya ito yung sumusuporta, maalalay ang ating kaisipan upang manantili tayo sa ating Kristiyanong paglakad. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon, pinakita ito na yung ating damdamin ay mayroong damdamin ng pag-aalab, kalagalakan at kasaganahan. Amen. Ito yung pangsyon ng damdamin natin at yung ating kaisipan na sumusuporta sa ating buhay Kristiyano para na makalakad tayo sa daan ng Diyos. Ayan, praise the Lord. Kaya sa mga panahon na yon, meron isang araw, ang Diyos na nagpahayag sa atin, ibinahayag niya ang kanyang sarili sa atin at binigyan niya tayo ng espiritu ng karunungan at pahayag. Ayan. Binigyan niya sa kanyang sarili sa atin isang sariwa, special at sa malalim na paraan. Kaya makikita natin na hindi natin kailangan ngayon, no? Hindi natin kailangan na gamitin ang ating kaisipan at ating damdamin dahil pinagkaloob na sa atin yung espiritu ng karunungan at ng pahayag at upang lubos na sa pagkakilala sa Kanya. Kaya ngayon, yung ating espiritu ng karunungan, ito na yung nagtuturo, naggagabay sa atin upang lubos nating makilala ang Diyos. Kaya maraming Kristiyano ang nananatili sa kanilang kaisipan at damdamin sa kanilang paglakad. Yan. Kaya nangyayari, no? Misan kapag nawala ang damdamin na, damdamin ng pag-umibig sila sa Panginoon, sila ay natitigatig na, no? Sila ay naiuugana. Yan, sinabi rito. Kasi wala silang lubos na kaalaman sa Diyos. No? Kaya hindi nila sila ay napupungunahan, no? Kung sa mas kaya hindi na tayo, hindi natin kailangan yung tayo man ay mainit o malamig. No? Yan. No? Hindi natin kailangan dahil ang karunungan ng Diyos ay mas malalim sa kagalakan at sa anong bahagi ng pangsyon ng damdamin. Dahil tayo ay meron ng karunungan ng Diyos.
Meron tayong espiritu ng karunungan at pahayag. At alam natin siya sa ating panloob. Kaya hindi natin kailangan gamitin. Hindi natin kailangan tulong ng ating kaisipan o ng ating damdamin. Dahil alam na natin, meron tayong espiritu ng karunungan at ng pahayag sa ating panloob, sa ating kaibuturan. Ito ay nasa ating espiritu. Kaya ang espiritu ng Diyos, yung tumutulong sa atin upang magkaroon tayo ng karunungan sa Diyos. Yan mga kapatid, kaya anumang ito yung mga kailangan ng Diyos sa atin, no? Ito yung mga tao na kailangan ng Diyos na magagamit niya. Yung mayroong karunungan, espiritu ng karunungan at pahayag. Kaya pagka meron tayong ganitong uri ng Kristiyano, hindi na ito tayo matitinag. 'Di ba? Dahil alam na natin, meron tayong lubos na kaalaman sa Diyos. Kaya anumang bagay na maraming tanong man na dumating sa atin, no, hindi na magabagabag ang ating puso, no. Kaya dahil tayo mga Kristiyano, meron tayong nakatunayan na isang bagay, ang Diyos ay Diyos at alam natin na siya ay ating Diyos, siya ay tunay. Kapag minsan nalaman natin siya, alam na natin eh, kung meron tayong lubos na kaalaman sa kanya, lahat ng problema ay mababawasan sa atin, mga kapatid, at makakayanan nating dalhin. Dahil ito mga kapatid, hindi itong karunong kaalaman ng lubos na kaalaman sa kanya, hindi ito yung ano, ha, yung magiging malakas ang loob natin o alam natin sa sarili natin, kundi ito yung isang bagay na pahayag. Kaya itong pahayag na to, hindi ito dapat mawala. Yan. At dito maaring mawala. Yan. Kaya dapat sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo kami ng espiritu ng pahayag upang magkaroon kami ng lubos na kaalaman sa iyo. Diba? At ito yung lubos na kakailangan natin, mga kapatid. Kaya sa ganitong paraan, sa ilalim ng dibinong pamahagi ng ekonomiya ng Diyos, maipapamahagi niya yung salita niya sa loob natin. Mailalalim siya sa atin. Mailalalim siya ng lubos. At matatanto natin kung ano ang Diyos. Madadagdagan tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang kanyang salita ay Espiritu. At ang kanyang pamamahagi sa kanyang ekonomiya ay sa pamamagitan ng Espiritu. Praise the Lord. Kaya ito yung kanyang panguna sa ating pang-araw-araw na buhay. Kusang-kusang ibibigay niya sa atin yung kanyang salita at ating matatamasa, ating mararanasan, ating maisasagawa. Ayan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, bilang Espiritu, tayo ay may pagsulong at paglago sa buhay. Ang ating pananampalataya ay lalago rin. Hindi natin kailangan ng ating kaisipan o damdamin gamitin, kundi hayaan natin yung Espiritu ng Diyos na gumawa at kumilos sa loob natin sa pamagitan ng Espiritu ng karunungan at pahayag upang tayo ay matanto natin kung ano ang Diyos. Praise the Lord. Kaya sa ganun, maranasan natin yung pangunang salita ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya kapag hinanap natin ng Panginoon sa pangunguna niya sa araw nating pamumuhay, dumarating siya sa pamagitan ng pag-iensayo ng ating espiritu. Kaya natututo na rin tayo mag-iensayo ng ating espiritu dahil ang espiritu natin ay nabuhay noong tayo ay naligtas at tumanggap sa kanya. At ang kayamaan at ang espiritu nito, doon nakatago ang lahat ng kayamanan ng Diyos. Kaya ang kayamanan niya ay nakatago sa loob natin. Praise the Lord. Diba? Kaya napaka kamanghamaan ng Diyos. Kaya sa ganun, ang ating pananampalataya ay hindi dahil tayo ay maging mabuting tao, kundi regular tayong namumuhay ng isang normal na malusog at spiritual na buhay sa kanya. Kaya praise the Lord, hindi na natin kailangan na ano. Kaya anuman, makaharap man tayo ng isang pananalita na hindi maganda sa atin, hindi na tayo matitinag dito, mga kapatid. Hindi na sasama ang loob natin. Dahil napagdanto natin na ang mga salitang yun ay walang halaga. At malalaman, natanto natin na ang salita lang ng Diyos ang may halaga. Praise the Lord. Kaya tayo, sa pamamagitan ng pag-ensayo ng salita ng ating espiritu, no, tayo lumalago. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, lumalago. Kaya ang ating kaisipan, gagamitin lang natin na pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Yun na lang ang pangsyon ng kaisipan natin. Magmumuni-muni tayo sa salita ng Panginoon. Yan, upang sa ganun, matanto natin at tumayo tayong matibay sa salita ng Panginoon. Ito yung nagiging panguna sa atin ng Panginoon sa loob natin. Praise the Lord. Salamat sa ating pamumuhay, no? Kanyang panguna sa atin.
At sinabi niya rito sa Salmo 119, versikulo 105. Sabi niya, ay yung salita ay isang ilawan sa aking mga paa, at ang liwanag ay aking daan. Praise the Lord. Sabi, kaya makita natin, no? Kapag tayo lumalakad sa gabi ng madilim, nagdadala tayo ng ilawan, di ba? O ng kandila. Yan. Upang ano, mailawan yung ating dinadaanan. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos sa atin. Sa prinsipyo, ipinapahayag niya yung kanyang naisin sa atin sa lahat ng bagay. Kaya ngayon, ang Biblia ay laging nagliliwanag sa atin. At ang kanyang liwanag ay ating paglakad sa daan patungo sa kanya, pagsunod sa kanya. Yan. Ito yung isang bagay na pangunguna niya sa atin habang dumalakad tayo sa daan ng Diyos. Kaya praise the Lord, nawa na ang Diyos, no? Bilang liwanag at bilang ilawan, no? Matamu natin siya. At ang Biblia, ang mismong ilawan na magsalita niya ay isang liwanag na dadaan na magiging liwanag sa ating hakbang kada hakbang patungo sa Diyos. Praise the Lord, nawa maliwanagan, mailawan tayo dahil ang Diyos ay liwanag. Sa ganun, hindi lang tayo madadala sa liwanag habang dumalakad tayo sa liwanag ng Diyos, lumalapit sa kanyang salita, kundi tayo ay magiging anak ng liwanag. Praise the Lord. Diba? Kaya ngayon, hindi natin kailangan gamitin ating kaisipan sa paglakad sa daan ng Diyos. May ating damdamin, no? Kundi magagamit natin yung ating binigyan tayong espiritu ng karunungan at pahayag. At nagkaroon tayong lubos na kaalaman sa Diyos. Yan. At ang Biblia ay ang ilawan at ang kanyang salita ay liwanag para sa ating paglakad at sa ating paglakad sa buhay Kristiyano. Kaya ito yung pangunguna ng Diyos sa ating pamumuhay. Kailangan natin salita ng Diyos. Kaya kailangan natin na tayo ay maligtas, ang tao ay maligtas. Kasi kailangan niya magamit, kailangan magamit ng Diyos ang tao. May purpose ang Diyos sa tao. At ang purpose niya, masigisisidan niya, maihayag siya rito sa lupa, maging sa buong sansinukob, at maging kahayagan, at maging tahanan ngayon dito sa lupa. Kaya nais niyang iligtas ang tao mula sa kasalanan, mapunuan ng kayamanan ng Diyos, maihayag niya ang Diyos sa tao, maihayag niya ang tao sa buong sangkatauhan. Kaya ganun tayo mga kapatid. Kaya tayo nasumpungan natin sa salita ng Diyos, hindi ito aksidente, ito ay kanyang pagsasaayos. Dahil mahal niya ang tao sa kanyang lumanais na lumapit sa kanya. Kaya praise the Lord. Nakakita natin kung ano ang nainsin pangunguna ng Diyos sa ating pamumuhay. Ngayon, nais ko manalangin mga kaibigan, mga kapatid. Gawiariin yung panalangin ng panalangin ko sa pamagitan ng Amen. Amen. Praise the Lord. O Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus, pinupuri ka namin sa salamatan. Salamat sa iyong pangunguna, Panginoon, at salamat din sa iyong pahayag. At binigyan mo kami ng liwanag, Panginoon, sa aming paglakad, sa aming pantaong buhay. At ang nais mo, matamu mo ang tao, no? At maging sisidlan mo rito sa lupa upang maging iyong kahayagan at maging aming buhay at pamumuhay. Kaya ngayon, Panginoon, ilaalay namin ang aming mga sarili sa iyo. Binubuksan namin ang aming mga puso sa iyo, Panginoon, na hayaan ka na pumasok sa loob namin. At patuloy kang manahan sa aming mga puso, Panginoon, upang maging ikaw ang Diyos na kumikilos sa loob namin, maging aming persona. Ito ay sa pamagitan ng iyong salita at ng iyong espiritu. Kaya pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus, pinupuri ka namin. Amen. Maraming salamat sa mga kapatid na nagsalita para sa umagang ito. Oo nga, no? Nga tayong tao ay kailangan mapansin natin yung pinakamalalim na bahagi natin. Tama. At yung malalim na bahagi pala natin, Brother Nestor, karugtong din pala doon sa salita ng Diyos. Kaya naliwanagan ako para sa umagang ito dahil sa mga kapatid na nagsalita sa atin. Amen. Para sa oras na ito, Brother Nestor, sino po ba ang magbibigay ng patotoo para sa ating paksa para sa umagang ito? Maaari niyo po bang ipakilala sila? Alam mo kapatid, Brother Mark, yung bago para lalo natin, no, maunawaan subjektibong karanasan ng ating kapatid, hayaan natin na papakinggan natin yung testimony ng dalawang kapatid. Amen. Sina
Sister Delia Ramirez at saka si Brother Nelson Calipara. Amen. Amen. Praise the Lord. Ako nga pala, Sister Delia of Caloocan City, Lord. May, paano tayo pinangungunahan ng Diyos sa ating pamumuhay? Ito yung title, ano? So, sarap, ang sarap ng topic kasi sa experience ko, ito yung testimony ko. Pagka may problema or may problema ka sa anak, anything, kahit ano, tumatawag lang ako sa Panginoon, o Panginoon Jesus. Ito yung ma-enjoy ko sa mga sa Word of God. Nagbabasa lang ako ng Biblia and then natutunan ko yung sikreto. Umugpong lang ako sa Diyos, sa Espiritu niya. Kasi feel ko nandito, siya yung gumagawa at nagpapasaya sa akin kahit may mga problema. Kung may mga problema, struggle man, oh Lord Jesus, ganun na ako. Makarasan ko pa yung maliliit pa yung mga anak ko. Makukulit sila, galit ako, pagod ako. Ngayon, instead na nagagalit ako, yung bang nagbibitaw ng masasama, yung Diyos ang nangunguna. Kasi, Lord Jesus, amen. So, ito yung na-enjoy ko sa mga Biblia, sa Word of God. Siya na mismo, kasi feel ko siya na mismo. Siya na yung nagkukontrol ng galit ko. Yung mga anak ko, apat sila, sila na rin, ang Diyos na rin yung kumikilos gumagawa sa amin. Pati mga financial, lahat-lahat siya. Nararamdaman ko ang Diyos ay life supply sa amin. So ito na-apply lang. Kasi lahat ng mga natutunan ko ng mga salita ng Diyos, hindi ito naging doktrina. Kasi put into practice. Napakasarap mga kapatid ang buhay eklesia. Kasi napakagaan, nagpapasaya at nagpapaganda. Amen. Lahat-lahat na. Amen. Praise the Lord. Sana manatili lang tayo sa buhay eklesia. Tuloy tayong magbasa ng kanyang salita, prayer. And then, call on the Lord's name. Kahit anong sitwasyon natin, mga kapatid. Amen. Maging masaya lang tayo sa pagtawag ng kanyang pangalan. Remain lang tayo. Enjoy lang tayo sa mga salita niya. Kasi siya yung nagpapalakas. Siya na rin yung nag-build up sa atin. At siya rin yung magsasanghi para mag-underpin lahat ng mga suliranin natin sa buhay. Kahit anong sitwasyon natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalo na sa ating mga naimbitahan na yung umaga sa ating pang-ibanghil yung pagpupulog. Ako pala si Brother Nelson Calipara ng Paul Ford, District 11, Taga. At nais kong magpatutok tungkol sa paksa natin ngayong umaga. Sinasabi nga sa Kawikaan Besides, 1-4, na nasa tao ang pagpapano, ngunit Panginoon ang magpapasya kung ito ay matutupad o hindi. Na inakala natin na ang lahat ng ating ginagawa ay tama. Ngunit ang Panginoon pa rin ang mag-gusto kung ano talaga ang ating kibo. Kung ating ipapabay sa kanyang ating gawain, tayo ay magtatagumpay. Puro yung Panginoon na tunay nga nasa ating pamumuhay araw-araw, ito ay nagasaralay o nakadepende sa pangunguna at pamumuhay ng ating Panginoon. Kung anong mayroon tayo ngayon, ang ating estado, ang ating edukasyon, ating kabuhayan, pati ang ating paninirahan ay ito ay nakadepende o nakatadana sa Panginoon. Nung nasa elementary pa lamang ako, naisip ko na ganyan at magkapagtatapos ng aking pag-aaral kasi bukod sa sakitin ako, mahirap ang aming pamilya. Kaya naisip ko, dito na yata ako tatanda at mamatay sa baby. Subalit, nanalangin pa rin ako na balang araw, kaawa ako ng Panginoon at matutupad ko rin ang aking pangarap. Sa pag-ayos ng Panginoon,
ako ay napadpad sa Cebu. At tumira ako doon ng 10 taon. Doon din ako nagpagtapos ng high school at nagpag-asawa. Ngunit napakailap ng buhay sa Cebu sa paghanap buhay. Wala akong nakita ng matinong trabaho. Kaya nagpasya ako na maghanap ng greener pastures dito sa Manila. Yung unang dalawang taon namin dito ng Panginoon ay lupang napakahirap. Pero sa pagkatawa ng Panginoon, ako'y nakatapos ng college, nagpagtrabaho, at dito rin na lubos ko nakilala ang Panginoon at nagtabasa at enjoy sa Kristiyanong pamumuhay. At ang Panginoon na tunay nga na tayo ay bumabalik lang sa ating pinagdaraang Espiritu, nasunod natin, iniensayo natin ang ating Espiritu, lahat ng ating mga plano ay matutupad. Kaya tuwing matawag tayo sa Kanya, Siya ang nag-iilaw sa atin. Parang Siya ang nag-iilaw sa ating daanan. Siya ang nagagabay sa ating mga lakad. Naghahanda sa ating dinaraanan. Siya ang naghahawi sa mga palatid. At bibigay sa atin ng malinaw at simpleng mga kasagutan sa ating mga problema. Kaya yung Panginoon na mga kapatid, ugaliin natin na ensayuhin natin ating Espiritu. Sa lahat ng ating mga gawain, tumawag tayo sa Kanya, manalangin at tumasa sa Kanyang salita at Siya ang ating magiging tunay ng katamasan at galakan. Puri yung Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa mga kapatid na nagbigay ng kanilang patotoo upang mapagtibay ang ating paksa para sa umagang ito. Alam niyo po, Brother Nestor, na itatanong ko to eh, kasi kadalasan maraming tao o mananampalataya ang nagkakaroon ng ganitong katanungan. Boy, tama. Meron din silang sa kanilang kaisipan, sa kanilang kalooban, hindi nila malaman o tiyak yung kung ano yung pangunguna sa kanila ng Diyos. Eh, Brother Nestor, paano po ba natin malalaman yung pangunguna ng Diyos para sa atin? Tama. Tama, Brother Mark. Ah, totoo nga, no? Yung mga ganong katanungan, no? Ayon sa ating napakinggan sa ating mga kapatid, ang kasagutan unang-una ay iniensayo ang ating espiritu upang ibunga ang lihim ng pangunguna ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, tayo meron tatlong bahagi, sabi ng kapatid. Totoo, no? Ang espiritu, ang kaluluwa, at ang katawan. Amen. Ngayon, napakahalaga sa isang tao, mga kaibigan, na kailangan natin ensayuhin ang ating espiritu. Lagi tayo nag-iensayo sa ating mga katawan. Lagi nag-iensayo tayo sa ating mga kaluluwa, katulad sa eskwelahan. Amen. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ngayong umaga natunghayan natin na meron palang pag-iensayo sa espiritu. Amen. Ang ating espiritu ay isang bahagi na may napakahalagang pangsyon, no, sa bawat aspekto ng ating pamumuhay. Unti-unti, magiging mas malakas at matalas ang ating pakiramdam. Okay, na maging mas malinaw pa ang ating budhi. Madadala din tayo tungo sa isang tunay na pakikipagsalamuha sa Panginoon. Kaya kapag hindi tayo sigurado sa isang bagay, yes, oh, madarama natin ang pangungunang Panginoon ay mula sa loob natin. Amen. Ngayon, ang paraan upang ating ma-ehersisyo sa ating espiritu, paano nga ba? Ganito yan, mga kapatid. Amen. Unang-una, manalangin tayo sa Panginoon. Amen. No, sa ating pananalangin, na-exercise yung espiritu. Yung espiritu kasi ang pinaka-loob-loob sa iyong katauhan, mga kapatid, mga kaibigan. Tapos, pangalawa,
ibasa dalangin ang kanyang salita. Tayo ba mga kaibigan, nagbabasa ng salita ng Diyos, yung Biblia? Ngayon, pag natin binabasa ang Biblia, kailangan ibasa dalangin natin. Bukod sa ating panalangin, ibasa dalangin natin. Na yung ating panalangin ay ayon dun sa mismong salita. Amen. At isa pa, ang tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Alam mo, napakasarap, mga kaibigan, mga kapatid, tumawag tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. O Panginoong Hesus, di ba? Binanggit ang ating mga kapatid. Amen. Kahit tumawag natin sa pangalan ng Panginoong Hesus, siya ay napakalapit sa atin. Itong tatlong aking binanggit ng ating kapatid, ito yung pag-eersisyo ng ating espiritu. Amen. Kaya po rin ang Panginoon, no? Ngayon, natungayan natin na hindi na lang basta eersisyo sa ating katawan, amen, eersisyo sa ating mga kaisipan, mga kaluluwa, kundi eersisyo sa espiritu. Napakalaga ito, mga kaibigan, no? Meron tayong ganitong pag-eersisyo upang tayo ay mas mapalapit sa Panginoong Hesus. Amen. Brother Mike? Amen. Tama po yung nasabi niyo po, Brother Nestor. At yung kagaya ng akin na banggit, baka kayo din mga kaibigan, isa din kayo sa naguguluhan at nais malinawan kung ano ang pangungunan ng Diyos. Sa pagkakataong ito, dapat natin makita na kailangan natin mag-ensaya ng ating espiritu. Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng kaguluhan, tapos hindi rin natin malaman ng malinaw ang pangungunan ng Diyos? Dahil yung ating budi ay madumi. Hindi siya malinis. Kaya hindi siya nagkakaroon ng pandama upang malaman yung pangungunan ng Diyos. Ngunit, sasabihin ko po sa inyo, ano man yung iniisip natin o mga konsepto ay dapat bitawan natin. Ang pangungunan ng Diyos na ating inaakala na tuwing gagawa tayo ng mabuti ay sapat na. Ngunit nagkakamali tayo. At lalong-lalo nang hindi rin sapat na basta ikaw ay magkaroon ng magandang katayuan sa buhay, may maayos ka na antas na narating, okay na ako sa ganitong sa kalagayan. Nagkakamali po kayo. Sa pagkakataong ito, nais ko po sabihin sa inyo na kailangan natin yung tulong. At darating din yung panahon na tayo din ay magtatanong sa ating sarili kung ano nga ba ang nararapat kong gawin. Kaya nga, dapat natin makita na lumalapit tayo at nagbabasa sa kanyang salita. Alam nyo mga kaibigan, noong unang beses akong lumapit sa Biblia, ang aklat ng akin na basa ay Mateo, sa kapitulo 1 at 2. E nasadyang napakalalim na itong Mateo kapag binasa mo siya. Pagkatapos ko siyang basahin, wala akong anumang naitindihan kahit Tagalog na magpumbinasa ko. Ngunit alam niyo po, mga kaibigan, nung ako ay dumulog sa salita ng Diyos na mayroong pag-iensayo ng aking espiritu sa pamamagitan ng aking panalangin, paunti-unting nabuksan ako at nagkaroon ako ng malinaw na pangungunan ng Diyos. Kaya kung sa oras na ito, gaya ko din kayo na nais yung malaman yung pangungunan ng Diyos. Isa lang ang masasabi ko. Dapat tayong lumapit sa kanyang salita at dumulog at sumisid lamang. Okay lang yun sa una na wala tayong maintindihan. Dahil hindi naman ito ang kailangan natin. Ang salita ay magbibigay ng panustos muna sa atin. Para ng kalaunan, itong salitang ito, habang binubuo sa atin, gaya na nabanggit kanina ni Brother Nestor, kailangan nag-iensayo tayo. Kung yung ating physical na katawan ay nag-iensayo, kailangan niya yung panustos ng yung pagkain. Ganon din yung ating spiritual na pamumuhay. Kung nais mo mataglay yung panustos mula sa Diyos, nararapat na lumapit ka sa salita na merong panalangin. Huwag nating isipin na paglalapit tayo sa salita, hahanapin lamang natin yung gusto nating salita ng Diyos na pwede natin na applicable sa ating sitwasyon. Hindi ganito yung kanyang salita. Alalahanin natin, ang kanyang salita ay laging napapanahon para sa ating pangangailangan. At yung salitang ito, bandang huli ay ating magiging karunungan. Meron tayong karunungan, ngunit hindi tayo lubos o ganap.
Kaya kung minsan, nagdududo tayo. Nanampalataya naman ako kay Kristo ah. Pero nung nasigawan ko yung kapitbahay namin o napaaway ako, parang pakiramdam ko, hindi na ako ligtas. O meron naman sa atin. Tatanggapin ko lamang si Kristo, mananampalataya lamang ako sa Kanya. Kapag handa na ako magbago. Mga kaibigan, ito ay maling konsepto. Ang ating kailangan ay maging bukas para sa Kanyang salita upang masilayan tayo ng liwanag. Ngayon sa oras na ito, kung gusto mong ikaw ay makakita ng liwanag, dapat buksan mo ang iyong puso na mayroong pag-insayo ng ating Espiritu. Malugod kami at masaya kami na nakikinig kayo sa amin. Nawa makita nyo na ang salita ng Diyos ay nandyan upang maging gabay para sa atin. Eh, Brother Nestor, paano naman po tayo gagabayan o pangungunahan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na sinasabi natin ngayon sa oras na ito? Amen, Brother Mark. Totoo yun, Brother Mark. Amen. Naranasan natin ang pangungunang salita ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Napakaganda, no? Pakinggan, salita ng Panginoon. Amen. Alam mo, sa araw-araw natin, Brother Mark, ang daming salita na ating naririnig sa kapitbahay, sa kaibigan. Napakarami. Pero ito, kakaiba ito eh, salita ng Panginoon. Amen. Ang dapat natin maranasan sa ating pang-araw-araw. Yes, amen. Ngayon, kapag hinahanap natin ang pangunguna ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, dumarating ito sa pamamagitan ng pag-ensayo ng ating espiritu upang ang ating budhi, katulad na sinabi mo, ay malinis at walang anumang akusasyon. Amen. Ito kapag nalalaman natin ng gusto ang kanyang salita at taglay ito gaya ng kayamanan na tatago sa loob natin. Purihin ang Panginoon. Kapag nasasakapan tayo ng salita ng Panginoon, ang palagi ang salita ay nagiging kagyat na salita. Ang liwanag ay sisinag at ang pangunguna ay darating. Purihin ang Panginoon. Meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Oo. Amen. Hindi dahil tayo ay partikular na mabuti. Yes. Mabuti ka, mabuti ako, mabuti sila. Hindi. Kundi dahil regular tayong namumuhay ng isang normal at malusog na espiritual na buhay na laging nagtatanong sa Panginoon kung ano ang gusto niya. Amen. Malalaman mo na sa pamamagitan ng ganitong uri ng pagsasagawa, mababawasan ang mga problema mo. Kapag may nagsasalita laban sa iyo, halimbawa tulad ng sabi ng mga kapatid, hindi ka magkikimkim na masama ng damdamin sa loob mo ng maraming matagal-tagal na panahon. Amen. O, diba? Dahil napagtanto mo na ang mga salitang iyon ay walang halaga. Ang yes. Salita ng Panginoon ay ang tunay na mahalaga. Minsan ang pagtuligsa ng ibang tao ay nagsasanay ng sa atin na mag-aksaya ng napakaraming panahon na mga hindi mahalagang salita. Panginoon, gusto naming gamitin ang aming kaisipan, no? Amen. Ng magmuni-muni sa iyong mga salita. Habang nag-ensayo tayo nito, lumalago ang ating pananampalataya na nakabatay sa matibay na salita ng Panginoon. Amen. At sa ganyan ay makapanguna nga ang Panginoon sa loob natin. Kaya napakaganda dun sa dun sa Salmo na sinabi na kapitulo 119 verse 105. Amen. Sinabi dun, ang the word is a lamp to my feet and a light to my path. Amen. Tagalogin ko ang iyong salita ay katulad ng ilawan sa aking mga paa. Amen. At liwanag sa aking daraanan. Purihin ng Panginoon, ito ay ang salita ng Diyos sa atin. Ngayon, di ba ang unang araw, kumbaga ang araw natin ay nagmumula sa ating pagising? Amen. Di ba, kapatid Mark? Amen. Sa mga kaibigan, sa aking karanasan, tuwing umaga, meron kaming tinatawag na morning revival. Ibig sabihin, mare-revive tayo. Saan? Doon sa salita ng Panginoon. Yan, gawain ng mga kapatid to eh. Para sa mga kaibigan, ito na rin, no? Napakahalaga na sa unang pagising pa lang natin, ang unang gagawin, kasi maghapon tayong gagawin. Brother Mark, maghapon ay walang yes, katapusin amen. Natin gawain. Pero napakahalaga na sa unang pagising mo pa lang, dudulog ka sa salita ng Panginoon, napakatangis amen. Talaga. Amen. Yan ay ang karanasan ng mga kapatid.
no, karanasan ng mga kapatid yan. Kaya mga kaibigan, inuudyukan ko, no, na tunay nga, natunghayan natin yung ebanghelyo ngayong umaga. At napakaganda na tayo ay dudulog sa salita ng Panginoon doon sa Amen. Biblia. No? Magbasa tayo ng Bible. Magbasa tayo ng Bible. Purihin ng Panginoon na ito ay talagang napakatamis sa atin na ito ay isang uri ng pag-iensayo ng ating espiritu para sa huli, sa buong maghapon na sa kabisihan natin, meron tayong nakapaloob sa atin yung mismong salita ng Panginoon. Na ano man ang mangyari, makakadulog tayo doon sa salita ng Panginoon. Kasi doon pa lang sa umaga, nalamnan na tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya tingnan nyo, gawin nyo ito mga kaibigan. Napakagandang karanasan. Purihin Amen. Ng Panginoon. Yes. Oo nga, Brother Nestor. Sino mag-aakala na ito lang palang magiging sekreto upang malaman natin yung pangunguna ng Diyos? Yes. Sa katunayan, yung tao ay punong-puno ng kaguluhan. Kaya ngayon, tayong mga tao, mga kaibigan, ikaw na naimbitahan sa oras na ito, yung buhay natin ay magulo. Hindi natin alam o hindi natin tiyak yung ating kalalagyan. Ngunit ganun pa man, sa oras na ito, dapat malinawan tayo na kailangan natin lumapit sa kanyang salita. Napakatamis nga at masarap namnamin yung salita ng Diyos na mayroong panalangin. Sa oras namang ito, halina at panoodin po natin yung isang maikling video clip sa mga hindi po nakapakinig sa mga nagsalitang kapatid sa unang pangalawa. Pakinggan po natin itong maikling video clip para sa buod ng ating paksa sa umaga ito. Paano tayo pinangungunahan ng Diyos sa ating pamumuhay? Inaensayo ang Espiritu upang ibunga ang lihim ng pangunguna ng Panginoon. Kailangan nating ensayuhin ang Espiritu. Ang ating Espiritu ay isang bahagi na may napakahalagang pangsyon sa bawat aspekto ng ating pamumuhay. Unti-unti, magiging mas malakas at matalas ang pakiramdam natin at magiging mas malinaw pa ang ating budhi. Madadala din tayo tungo sa isang tunay na pakikipagsalamuha sa Panginoon. Kaya kapag hindi tayo sigurado sa isang bagay, madarama natin ang pangunguna ng Panginoon mula sa loob natin. Binabasa ang salita ng Panginoon ng masigasig at walang humpay. Dapat nating regular na basahin ang salita ng Panginoon. Maaaring magtanong ang ilan, anong dapat kong gawin kung kapag nagbabasa ay malimutan ko ang unang linya habang inumpisahan kong basahin ang ikalawang linya? Sa totoo lang, okay lang ito. Ang mahalaga ay sumisid lamang tayo sa salita ng Diyos. Kahit na malimutan natin kung ano ang kababasa pa lang natin, hinuhugasan at nililinisan pa rin tayo ng mga salita ng Panginoon. Kapag lumalapit tayo para tanggapin ang salita ng Panginoon araw-araw, may pangsyon ang buhay na salita ng Panginoon na linisin ang lahat ng karumihan sa ating kaisipan. Kailangan nating hingin sa Diyos ang espiritu ng karunungan at pahayag sa panloob, at tiyak na ibibigay niya ito sa atin. Sa ganitong paraan, mapapasailalim tayo ng dibinong pamamahagi ng ekonomiya ng Diyos. Ipinamamahagi ng salita ng Panginoon ang kanyang mismong sariling elemento tungo sa ating panloob na katauhan. Kusang-kusa, ibibigay sa atin ng kanyang salita ang kanyang pangunguna sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nararanasan ang pangunguna ng salita ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag hinahanap natin ang pangunguna ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, dumarating ito sa pamamagitan ng pag-iensayo ng ating espiritu upang ang ating budhi ay malinis at walang anumang akusasyon. Dumarating ito kapag nalalaman natin ng husto ang kanyang salita at nataglay ito gaya ng kayamanang nakatago sa loob natin. Kapag nasasangkapan tayo ng salita ng Panginoon, ang palagi ang salita ay nagiging kagiyat na salita, ang liwanag ay sisinag, at ang pangunguna ay darating. Mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi dahil tayo ay partikular na mabuti, kundi dahil regular tayong namumuhay ng isang normal at malusog na spiritual na buhay na laging nagtatanong sa Panginoon kung ano ang gusto niya. Malalaman mo na sa pamamagitan ng ganitong uri ng pagsasagawa, mababawasan ang mga problema mo. Kapag may nagsalita laban sa iyo,
hindi ka magkikimkim ng masamang damdamin sa loob ng maraming taon dahil napagtanto mo na ang mga salitang iyon ay walang halaga. Ang salita ng Panginoon ang tunay na mahalaga. Minsan, ang pagtuligsa ng ibang tao ay nagsasanhi sa ating mag-aksaya ng napakaraming panahon sa mga hindi mahalagang salita. Panginoon, gusto naming gamitin ang aming kaisipan na magmuni-muni sa iyong mga salita. Habang nag-iensayo tayo nito, lumalago ang ating pananampalataya na nakabatay sa matibay na salita ng Panginoon. At sa gayon, ay makapangunguna nga ang Panginoon sa loob natin. Amen. Ngayon, napanood po natin yung maikling buod ng ating paksa para sa umagang ito. At nawa, nalinawan po tayo sa umagang ito. Sa mga kaibigan na aming naimbitahan, at syempre sa mga magilaw na tagasunod namin na sumusubaybay sa aming umagang pag-ibanghelyo, mangyari lamang po, no? Meron po kaming ibibigay sa inyo na response form, inyo pong pilapan para po malaman po namin na kayo ay bukas po para sa susunod na ating umagang pag-ibanghelyo. Ito yung ating ipapakita din sa ating screen para sa pagpapatuloy na ating ugnayan at salamuha. Maaari nyo po kami makaugnay dito sa website na ito, yung churchincaloocan.org. Ito po yung ating website, churchincaloocan.org. Tapos sa ating Gmail account naman po, churchincaloocan@gmail.com. At sa ating Facebook naman, The Church in Caloocan. Ngayon naman po, meron din po tayong mga telepono na maaaring tawagan upang makaugnay din po natin. So ito po yung dalawang number na naka-flash sa ating screen na maaari nyo pong tawagan para po sa patuloy na pakikipag-ugnayan po natin. Okay, Brother Nestor, yes, sa susunod po ba na Sabado, ano po bang ating inaantay na paksa para sa Sabado ulit? Ay, o nga pala mga kapatid, mga kaibigan, sa darating na Sabado ulit, makita-kita muli tayo, ang ating paksa, may Diyos. Amen. Ayan ha, mga kaibigan ha, yan ang ating napakaganda ng ating paksa, mayroon Diyos. Yan, amen. May Diyos. Ngayon, ang mabuti, Brother Mark, bago tayo magpapaalam, pakinggan natin muli yung ating himnal kanina. Amen. No? Ngayon, pagkatapos nun, yun ang hudyat ng ating pagtatapos ng ating ebanghelyong pagpupulong. Pero amen. Mga kaibigan, mga kapatid, muli sa Sabado, makita-kita muli tayo na nawa, no, ang Panginoong Hesukristo ay ang biyaya niya ay laging suma sa atin lahat. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Yes. Amen. Hanggang sa susunod po na Sabado, mga kaibigan, at mga kapatid, nawa, bantayan po natin ang ating oras kasi mabilis po dumadaan. Ngunit ganun pa man, sumaatin ang biyaya ng ating Panginoon at magkita-kita tayo muli sa susunod na Sabado. Amen. Amen. To the
strength.